So ayun guys, mga kaagapay, mga kalingap, so bali andito po tayo, bibisitahin po natin yung isa, si Madam Aloha Lagisma. So iniwan daw po ng kanyang asawa, so bali ito po yung bahay nila. May dalawa po siyang anak, so ito po si Nanay Aloha, ito po yung pinagtutulugan ni Nanay. So wala po siyang sarado, so no, kung makikita nyo mga kaagapay, kahiga niya yung mga galon. So ito po yung pinagtutulugan ni Nanay Aloha kasama niyang kanyang anak. So kapag umuulan, kung makita nyo, made of black canvas din po or itim na plastic. So tapos yung higaan po nila is butas-butas kasama ng kanyang dalawang anak, mga kaagapay. Naglalagayin po ng mga damit nila. So kung makikita nyo, dito rin po yung module ng kanyang anak. So makikita yung mga kaagapay, tingnan natin sa silok. So andito po yung kalan ni Nanay. So ito po, mga kaagapay. So dito lang siya nagluluto ng mga pagkain nila. Minsan daw po hindi po sila kumakain, humihingi na lang po daw sa kapitbahay. So ito po rin po yung kwa nila. Mga karton, mga damit po ni Nanay. So kahiga niya po yung mga iniwan ng kanyang asawa na mga gamit na pang-araro. So ito po, mga kaagapay. So ngayon guys, andito na po tayo sa bahay ni Ate Aloha. Yung kung napapansin nyo mga guys, yung binidyo ko noon, kung napanood nyo mga kaagapay, so ito na po yun. So ngayon naman, tatanungin natin si Nanay. Nay, kamusta ka na po, Nay? Kasulat ka, sir, na pa-maribigatan mo. Kami kay maglalablog mga sir nga basan yun. So sabi din Nanay, okay daw po siya, nahihirapan po siya sa pamumuhay nila. Tapos nakikilaba daw po si Nanay Aloha. So ba, Nay, magkano po per day mo sa paglalaba po, Nay? Minsan lang ay may 300, 200. So minsan daw mga kaagapay may 300, 200, depende daw po kung gaano karami po yung nilalabahan niya. Okay. So sabi niya guys, mga kaagapay, pumupunta daw po sila sa bukid para lang may makain sila, pumupulot po sila mga pagay at mga mais para sa ganun maipabayo nila, para sa ganun may kakainin po sila. So tanungin po natin si Ading, anong gusto mo? Anong gusto mo, bagong bahay o lumang bahay? Bagong bahay. Bakit? Wala kami bahay. Mahirap lang kami siya. Makilablakot ba kami lang? Lang mais. Anong grade mo na, Deng? 3. Grade 3 po. So ano yung ginagamit mo sa pag-online mo? Sa pag-module mo? Wala. So anong nangyayari sa mga module mo, be? Anong ginagamit niya, Nay, sa pagmo-module? Si Kuya po, anong ginagamit mo, Kuya, sa pagmo-module? Wala po. Nahihiram lang po ako sa mga pinsan ko po. So, mihiram ka po. So, bali kapag, paano kapag pare-pares na kayong nag-online? So, anong ginagawa mo? Wala po. Nahihiram din po ako ng cellphone sa mga pinsan ko po. Mihiram ka po. So bali po yun po yung mga kaagapa, yung pamumuhay ni Nanay at sa kanyang dalawang anak. So kung makikita nyo, walang wala talaga sa kanila. So mga kaagapa, mga viewers po natin, itong munting namin di guys, 5 kilo po bigay po ni kaagapa at mga sponsor po natin. Ito po ang itlog, kunin nyo rin po para sa ganun may makakainin po kayo. So, ano pong masasabi mo, Nay, sa mga kaagapay natin, sa mga viewers natin? Maraming salamat. Junda kay Tanay! Mga may tanaduda ka tumultula, o kaya? Yun. Ito din, nagpabito ko pa niya, ikan? Ito din, eh. Tatlo! Ito din, ah! Ang pinatulog, nagpuburay ko na magpunam.
Agapay. Ito na po yung gawa ng bahay ni Aloha. Ito na po siya. Ayan, mababa yung lupa. Kailangan ng daming buhangin para tabunan yung mababa. Ayan na po. O, daming tubig pa. So, ito na guys, yung bahay ni Ate Aloha. Tingnan natin, ang mapitak. So, ito na guys. Naikabit na po yung yero sa taas. Ayan po. So, marami pang kulang mga kagapay. So, ayan po yung mga anak niya. Tayo sa bahay ni Nanay Aloha kung saan i-bless natin yung bahay niya. So bali, andito po tayo para sa ganon ating bisitahin at salubungin ang Christmas niya. So bago natin umpisahan, tinatawagan ko si Pastora Sara Jane Ilarde. Pastora? Tayo po'y manalangin sa araw na ito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa blessings na binigay mo sa family ni Ate Aloha. And thank you, Father God, sa mga taong ginamit mo. Most especially, Father God, sa mga kaagapay, kalinga, at kay Sir Asimbasyon, at kay Ma'am Alcon. Thank you, Lord, sa mga puso nila. Salamat, kasi lagi kang andyan, ang gagabay sa kanila. At ino-open mo, Father God, yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong mo. Maraming salamat sa mga instrumento mong ito. At Father God, i-bless mo po si Ate Aloha at ang kanyang pamilya. Mabuild nila po ang kanilang bahay sa na mayroong pagmamahal. At maraming salamat po sa mga taong tumulong para ito po ay mapatayo. More blessings, Father God, sa mga taong pusong tumutulong sa kanya. At thank you, Lord, sa mga instrumento mo kay Sir Val. Thank you, Kadaiti, sa lahat-lahat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon naman, cutting ribbon na po tayo kay Nanay Aloha. So, Nay, asan na yung gunting? Gunting. Mukhang maayos-ayos na po itong bahay ni Nanay Aloha. So kung nakikita nyo, namalengke po siya kanina dahil pumunta po siya sa Tumana para magtrabaho. Yan po. Yan. May shampoo, sabon, mantika, langgunisa, mantika, asukal, at kape. Yan po. So, yun po yung solar ni Nanay Aloha. So, ito na po. Marami na po siyang masetas. Ayan, mukhang maganda na tong bahay ni Nanay. Yan po.
na dyan kaya ko na.